back to another video. And ngayon, ipapakita ko sa inyo yung na-furnish namin sa Tower 3. So ngayon, dadaan muna tayo ng amenities para ipasilip ko ulit sa inyo yung improvement from Tower 1 to Tower 3. So ito yung swimming pool dito sa Tower 1. As of now, hindi pa siya turn over. So ito yung tinatawag nila na infinity pool na hanggang ngayon hindi pa siya available. And then pag dinerecho nyo, doon tayo sa Tower 3. So ito yung isang pool na turn over na. Ito yung sa may Tower 1 naman. And then, sa next is yung may playground siya. So, ito, may nagsiswimming. And medyo mahangin ngayon. Malamig. Ito yung building ng Tower 1. Ito yung playground dito sa between Tower 1 and Tower 2. So, pag dinerecho nyo yun, doon, area na to is yung bridgeway papunta ang Shore 1. So magkakaroon ng access. Ito naman yung guidelines kapag magsiswimming kayo. So operation is from 6 a.m. to 8 p.m. And sa playground pala siya, the playground area is designed for children 3 to 12 years of age. So may naglalaro. So ito yung mga guidelines niya. Ang sa swimming pala dun sa kabila. Ito naman yung sa kiddie pool. So open na rin to. And then ito yung Tower 2 na building. Sa baba ng Tower 2, nandito yung gym sa lobby area. So maraming naglilinis. Mga sila. So may gamit silang machine sa paglilinis. Ito naman yung pool rules sa swimming pool. Pagka single unit, one bedroom, two guests. Pag two bedroom, four guests. Pero pag tenant, dito is four. So bago kayo mag-swimming, kailangan basahin muna yung mga pool rules. Lalo na yung sa swimming pool na kailangan is hindi siya cotton kapag nagsiswimming ka, yung damit mo. So, ito yung 3 levels to. Swimming pool lounge nila dito sa Tower 2. So, pwede kayong tumambay dito. So, ito yung Tower 1. Ito yung papuntang Tower 3. Dito sa side na to, ito yung lab pool. Open na siya. So, mahaba yan. Super haba. So, open na siya. Pwede na kayong mag-swimming. Tower 2 building going to Tower 3. So yung iba vlog natin is nasa Tower 3, 11th floor. Dito sa area na to, yan, may bridge ulit going to Tower 1. So hindi pa siya ngayon turnover. So gagawin pa lang yan. So may abang lang siya. Nandito yung may
may bathroom dito eh. Shower room, papakita ko sa inyo. Sa tower, two building. So yan, bagos. Asan ang girl? Dito pala. Shower room for girl. So, ilang cubicle? Ah, 1, 2, 2 for toilet. So, shower 1, 2, 3. Yan. And my mirror na buo. Yan. So, ito. Wala. Yan. So, nakita na ninyo. Dito sa tower 2 lang to. And dito pang kiddie pool, mababaw lang. So, ayan. Andun sila PM, oh. Nag-ikot-ikot. Ayan, PM. So, chine-check niya kung okay na ba. And kung may kailangan pa. So, sa area na to, ito yung naka-close. Kasi may swimming pool pa dyan sa tower 3. Congrats sa mga unit owner na turnover na ang unit ninyo. So ito, sarado pa. Hindi pa tayo maka-access dyan. Dito tayo sa second floor, tower 3. Tower 3. Pinagkaiba lang pala sa tower 2, may ano dito, door. Sa tower 1 and 3, wala. So, akyat na tayo sa 11th floor. Itong unit na to is naparent na namin. And gusto ko siyang i-vlog para makita ng mga unit owner kung ano yung finurnish na gamit. And kasi laging wala dito yung mga unit owner namin. And then matuwa naman sila pagka nakita nilang naayos namin and then na-furnish namin ng maayos yung unit nila. So it would be 11th floor unit 92. Dito. Dito sa condo, bawal kayong dumaan sa fire exit. So, magkakaroon ng penalty. Laging elevator ang way papunta sa taas. So, ayan. Ito na. So, bago namin iparent, nililinis din namin yung unit. Bago. And so, ipapakita ko na sa inyo ang unit dito. And may request pala si owner dito. Ang gusto niyang sofa color is red maroon. So na-achieve naman namin. Yan. Yung gusto niya sa unit niya. So ito yung basic furnishing namin dito sa tower 3. So same lang lahat ng furnish namin. Ayan, kung makikita ninyo. Ang request lang ni owner dito is yung sofa niya. Maroon na parang red. May pattern. Yan. Ganyan siya. And yung fan light niya dito is gold. Simple lang. Ganon din sa
dining marble, and sa cabinet white. And dito ang gusto niyang ilagay is yung rose gold na ilaw accent light. And ganun din yung bed, paterno na rin. Ang facing niya is sa Shaw Boulevard. And sa dulo is yung Shortree Residence. So itong unit na to is rented na. Congratulations sa unit owner. And later, papasok na rin yung tenant. So laging ganon ang setup namin. Pinifurnish muna namin and then ino-offer para mas ready na siya. Ayaw ng tenant na yung kunwari, ipifurnish mo pa lang. Gusto nila ready na yung unit. And lagi silang from other unit din. So parang namimili sila ng SPA na sa tingin nila is maaasikaso din sila. Gusto nila yung parang everything na gate pass, working permit, and then kung may problema sa unit, nandyan yung SPA. So kaya ang ginawa ko, gumawa ko ng team para merong naka-assign sa kanila. So ako nakikipag-usap directly kay owner and then mag-a-update. And then kapag nagtanong yung owner, doon lang sila magtatanong sa email namin dahil nakatutok doon yung secretary ko, si Mitch. So, ganun na yung flow namin ngayon. Ini-improve ko yung sistema namin para mas maging okay yung service namin. Dahil nag-iiba po ang market ngayon. Kung before, company yung kausap, ngayon ang company nagiging wise na rin sila. So, nagbibigyan na lang sila ng allowance. And after ano nito, 2 to 3 months, lagi namin i-check yung aircon and yung grease trap dito. Yan kasi yung kadalasan na baka magkaroon ng problema sa unit. So yan yung mga kailangan alagaan sa unit. And lalong-lalo na pala sa toilet, laging sabihan sila na bawal magtapon ng tissue sa bathroom toilet. May ganyan kaming case, 2 weeks siyang nakatira. And then, bumara. Sabi namin, bakit ganun? So, nung na-found out namin, naglagay pa na siya ng tissue. And then, wala, pinabayaran namin siya ng 5,000, which is, binayad din namin doon sa contractor na gumawa. Dahil hindi siya isasama ng SMDC sa warranty nila. So, ang warranty is good for 1 year yon. And, pag ganun na incident, hindi siya kasama. So, kailangan, magbayad talaga yung tenant. So, laging, yan, may warning sign na kami. So, ito lang. More on minimalist type lang. Minsan, pag nag-request si owner, naglalagay kami ng frame. Pero hindi na ako masyadong naglalagay. Para pag, kunwari, nag-stay yung owner, meron siya contribution din sa unit niya. Pag pumunta siya ng, like, for example, IKEA or sa mall, pag may gusto siyang bilhin, pwedeng add-on na lang. Pero ngayon, parang budgeted lang din. At saka gusto rin ng mga tenant na ganito lang. And kung mag-a-add naman, sila na lang yung naglalagay din kung ano yung prefer nila na gusto. Yan. Pero may sa S Residence, may nag-request sa amin doon. So parang nag-ano lang din, nag-match kay owner. Dahil si owner gusto niya is more on green and silver and gray. And then sa kanya naman, yun naman ang gusto niya. Yung green. So, bumili ako ng dalawang ano doon. Isang wall art at saka wall frame. So, yun. Isa sa dining. Yun ang ano ko naman doon setup. So, okay lang naman kung may gustong mag-contribute yung owner. Mag-uusap na lang kami. And then, kung ano yung gusto nilang ilagay sa unit nila. Yun lang. And, thank you very much sa mga subscriber ko, sa mga unit owners, at patuloy na pagtitiwala sa amin na alam ko naman sa sarili ko na hindi naman masyadong perfect yung settings ko ngayon, yung setup ko, pero willing akong i-improve yun. At kung meron kayong mga suggestion kung paano mapa-improve yung sistema namin sa team namin, pwede ninyo kaming i-inform.
Yun. And yun, thank you for watching. See you in my next vlog. And ito pala, lagi ko siyang nilalagay na ngayon sa unit dahil napaka-importante ito. Itong house rule. Yan. So ano, basa-basahin na ang tenant. So, ito naman yung ongoing na basic furnishing dito sa tower 2. So, may shower heater na. So, ito. Ganito ka hirap pag nag-basic furnishing. Yan. Madumi. Makalat. So, yan. Ito yung sofa. Yung bed. So, bagong design is with ano, diamond. Yan. Ito yung aircon, curtain rod. So, ganito kakalat. So, kailangan palinisan. Tapos itong, tignan mo yan, oh. Hindi talaga maiwasan na kapag ka nag-install sila ng aircon, naninigarilyo sila. And, ito yung ginagawa namin ngayon. Sabi ko, mas okay na naka-wall yung aircon compressor kaysa sa nakalagay sa baba. Hindi kasi pwedeng magbutas dito. And mas maganda para pagka, kunwari, nilinisan to, ipe-pressure na lang, malinis yung sa tiles.